Before kasi yung mga bata, gusto nang gusto maging astronomer or parang lumipad outer space. Pero ngayon daw, gusto na ng mga tao or mga bata maging isang content creator slash YouTuber. And isa na ako doon, kaya tayo nandito. So ayan, alamin na natin ano nga ba ang mga kailangan natin or yung mga essentials para maging isang magaling na content creator. Hey guys, what's up? Jay Miranda here. Welcome back to my channel. And for sure, may question muna ako agad sa inyo eh. Nag-TikTok ba kayo? Nag-Facebook? Nag-Instagram? Tambay ba kayo doon? Yung oras nyo ba madalas nagagamit kaka-social media natin? Kasi ako, ganun ako. And before, ganun talaga yung pag-consume natin ng ano, content, eh, di ba? Mga funny content, ayun sila, sneer, tropa natin yung mga yan. Talagang binabrighten up nila yung araw natin. And minsan, darating talaga tayo sa point na parang okay din maging content creator, ah. Parang masaya din. And syempre, makikita mo parang mukhang madali. Actually, hindi rin sobrang dali. And yun yung gagawin natin today. Kung paano nga bang mas padaliin ang journey natin bilang isang content creator. Pero first, ano nga bang isang content creator? So ito yung mga tao tulad ko na gumagawa ng mga content na kinoconsume ng mga viewers natin. So whether it's a live streamer, content creator din yan. Vlogger, content creator, yung mga nagluluto, and any content talaga na kinoconsume nyo, whether video, audio, you are considered a content creator. Pero quick story time muna tayo, no? Kasi for sure marami sa inyo medyo alinlangan or medyo nagda-doubt kung gusto ba nila maging content creator kasi sobrang daming factors eh, parang nakakahiya, baka yung mga mabash ka, ano sabihin ng magulang mo, parang di naman talaga trabaho yan, diba? Yan yung mga sinasabi sa atin sa mga content creators eh. Pero with that, kwento muna ako kung bakit ko pinili maging content creator and how was my journey so far. So back in 2016, tagal na rin pala, no? 2016, mga 7 years ago, kapanahonan nila David Gison, Will Dasovich, yung mga talagang nagsistart sa vlogging, sa Instagram, parang sabi ko, gusto ko rin maging ganito, yung medyo chill lang sa life at the same time, earning pa rin naman. And ako kasi yung trabaho ko before or yung course ko before is programming. So talagang work-work lang, code-code ka dyan. And na-realize ko parang hindi ito yung life na gusto ko at the same time. Parang re-enjoy ako nagko-coding, pero at the same time, araw-araw na lang talaga, nakaupo na lang ako sa desk. Para feeling ko, this isn't my calling. Mag-enjoy ako, pero parang may mas okay pa na pwedeng gawin. Which is yun nga, magiging content creator yon. So, dyan na nagsimula. Nag-start ako mag-vlog. Naalala ko before, hindi pa ako nagpo-post. As in, mag-edit ako, mag-shoot ako. Pero hindi talaga ako magpo-post at all. Ipa-private ko lang siya, isi-share ko lang sa best friend ko, ganyan, panoorin. Tapos siya mismo, ibabash niya ako. So parang, yung mga konting ganun, medyo marirealize ko na hirap pala maging content creator. Kasi may mga sasabihin talaga yung mga tao sa'yo. Whether hindi mo kilala or kilala mo. So isang factor na kailangan natin consider yan. Pero with that, quick advice lang din about that. As long as wala kang tinatapakan tao, go lang. Post na lang yan. Kahit mag-cringe yung mga tao, as long as you're enjoying what you're doing, push mo lang. Nag-start ako sa YouTube mga 2018, 2019, and then wala talagang viewers at all. Tinry ko na yung mga clickbaits, ganyan, hindi nag-work. And then, nag-research tayo kasi syempre gusto talaga natin maging isang content creator. Nag-research ako. Back in 2019, sabi ni Gary Vaynerchuk, not sure if familiar kayo, isa siyang magaling na marketer. And sinasabi niya na TikTok will be the next big thing. Eh di, inunahan ko na. September pa lang 2019, ng mga panahon na medyo bata pa yung audience doon. Walang content masyado, puro dancing, singing, ganyan, dubbing. Ngayon talagang full-on platform na siya. So sinakyan ko yung TikTok ng September 2019. And then alam naman natin lahat, noong 2020 March, nag-pandemic. Yung viral video na nag-start sa akin is yung video about, parang siyang safety video eh. Basically parang prank call siya na ako yung boyfriend mo. Pero yung safety video kasi na yun, kunwari nakasakay ka sa taxi, for example lang. So feeling mo medyo delikado na yung pinupuntahan nyo, parang maling dinadaanan, nililigaw kayo. Pwede mong i-play yung audio na yun. Tapos yung tunog nun is, yun, messenger ringtone. Then, hi babe, pauwi ka na? O, turn on mo yung location mo ah, para at least alam kung safe ka. Okay? Nagluto na ako dito. Favorite mo? Yes, kare-kare. Ah, sige. Dalihan mo na. Love you. Bye-bye. Ganon yung mga videos ko before. Puro paglalande. Pero yun naman talaga yung nag-work. Nag-enjoy yung mga tao. Although safety video lang dapat siya, end up naging katuwaan na rin ng mga tao na dinuduet nila. Parang nagre-reply sila, hi babe, yes, pauwi na ako babe. Ganon sila. So nag-enjoy na rin ako. So that first video went viral. Umabot siya ng 4M yata.
So yun, tinuloy-tuloy ko lang yung mga ganong video. So ako na po ang tinatawag nilang virtual boyfriend. So doon ako nagsimula and then nagtitransfer na ako to YouTube ngayon. Kaya ito tayo nagtitry sa YouTube. So ayan, okay, habang nakwento ko. Going back, ito na yung mga equipment na kailangan natin kung gusto natin maging isang content creator. Una-una sa lahat, syempre, camera. So kahit anong camera pa yan, pwedeng-pwede na yan. Yung mga phone kasi natin ngayon, madalas, okay na eh. Good quality na talaga yung mga yan, 1080p. May 60fps, may 30fps. So basically, as long as the content is there, kasi di ba madalas, I'm not sure if ganun din kayo, ah. Yung mga na-enjoy yung videos, ito pa yung mga malalabo. Ito pa yung mga videos na parang, yung utak talaga ng content yung kailangan eh, not just the quality of the video. Mas na-enjoy pa natin as long as it's funny, as long as it's informative, educational, okay na yan. So if you have a cellphone, you can already start to become a content creator. Pero if you want to improve, pwede kang mag-start sa mga vlogging camera tulad nito. So the one I'm using now for my vlogs is the Sony ZV-1. Itong more on wide angle to. Nag-enjoy ako dito kasi autofocus is super fast. Sobrang bilis niya. So kahit malikot yung kamay ko, nakatutok lang palagi sa face ko, malinaw na malinaw siya. So ito pa, flip cam siya. So at least nakikita mo na yung sarili mo. Medyo mas okay yon. Yung framing, maayos, walang nakakat sa mukha mo and all. So okay na rin to. And if you want a higher production naman, pwede ka naman pumunta sa mga mirrorless cameras. Yung preferred kong camera is from Sony also. This is the A7 III. And yung lens natin is a prime lens. So actually more on portrait yung nakasaksak ngayon na lens. Pero depends din sa'yo kung ano yung take mo sa mga videos mo. So ayan, this is what I'm using. This is on the higher end na. Pero if you really want to start talaga, feeling ko, phone. Okay na talaga yung phone. Next naman is audio kasi ano naman yung magandang video kung hindi mo naiintindihan yung pinapanood mo. So very important din ang ating audio. We have actually different versions of audio right here. If you're more into the sit-down videos, yung talagang ganito, tambay lang talaga, chill-chill lang. Pwede ka na sa mga ganitong recording devices natin. This is the Blue Yeti microphone. Again, this is in the higher end. Pero marami naman sa mga ibang e-commerce sites dyan na ganito rin yung ginagawa, pero in a much more cheaper price. So, depende na rin sa'yo yan. And if you're into vlogging naman, pwedeng-pwede na rin ang ating shotgun mic dito from Rode. So, i-mount mo lang siya sa inyong vlogging device. Madalas naman meron tong cold shoe mount. So, saksak mo lang din, you're good to go. At least, mas okay yung audio kasi rinig na rinig talaga yan. So, mas sensitive yung mga ganito microphone versus the built-in mic ng mga camera. So, okay na rin to. Kung gusto nyo lang naman, if may extra budget tayo dyan, okay naman. Pero if you're into, let's say, traveling, o kaya gusto mo yung mga shots mo medyo malalayo ka sa camera, o kaya mga interview videos, meron naman tayo here na mga wireless microphones available also. So ito, ito maganda dito. Nakasira pa ako. Ayun, wireless na siya. Ikiklip mo lang din siya dito. So actually, pwede kang may lavalier, pwede rin wala. So lavalier yung ganito. Yung ganitong setup lang, may wire, tapos isasaksak mo siya. Pero ito, may mic na rin naman talaga ito, so ganyan mo lang, pwedeng-pwede na rin to. Ayan. These are the three options for audio. Pero for me, again, very important muna yung video. Sundan mo na lang din ang audio if may extra budget pa tayo dyan. And ano pa ba? Ito, more on the accessories naman tayo kasi madalas, if you're a content creator, maraming videos na ipaproduce mo. Lalo na kung kunwari cooking videos yan, matagalan talaga. Kailangan mo na maayos na pag-store yan. Kasi syempre, sayang naman yung mga videos mo kung hindi mo sila makikip, di ba? So we have some hardware naman dito. So external hard drive. So ayan, backup. Basically, backup siya. This one is 5 terabytes. So marami ka na masustore dito. Pero meron mga versions naman na 1 terabyte, 2 terabytes. Ako prefer ko lang yung 5 tera para at least hindi na hiwa-hiwalay kung puro 1 tera lang yung ginagamit ko. So, isang 5 tera na yung kinuha ko for this one. If gusto mo na mas maliit na version, meron din naman nun. Tawag naman dito is an SSD. So, pwedeng-pwede rin to. Mas compact to. So, mas okay rin siya. 500 gig naman to. So, if you want an accessible one. Hindi. Madalas pala ginagamit ko to sa laptop. Sasaksak ko siya. Nandito yung mga files. So, dito na lang siya nagre-read and write. Hindi na sa laptop. More accessories, extra batteries, kailangan natin to kasi especially when we're traveling, very important na meron tayong extra batteries para mabilisan pwede natin ma-swap and makapag-video tayo. Kasi
Nangyari na sa akin before yun, yung nalubat ako, pero nasa amusement park ako, yung mga pinaka-importanting bagay na yung hindi ko na-shoot kasi nga, wala na, dead bat na ako. So, if you have a chance to get extra batteries, kuha ka na rin. And speaking of battery, syempre, kuha ka na rin ng power bank with that. So, for your phone, for your camera, basically anything naman kasi matacharge mo naman using USB port right here. And ano pa ba? If gusto mo talagang i-up yung game mo, especially sa mga nagta-travel dyan, pwede ka mag-drone. So the one I have here is the DJI Mavic. Basically yan, super neat lang. Kung kakompare ko sa face ko, medyo malapad eh. okay na to. And then lastly, for vlogging and actually for any use, favorite na favorite kong ginagamit to kasi you can literally strap it kahit saan, sa puno, sa mga railings, kahit saan may lagay ito. Perfect to sa on-the-go traveling and vlogging. So, panghawak, ganyan, goods ka. If gusto mong ipatong lang siya dyan, okay ka na rin. And then, meron pang mga extra mounts for extra angles na pwede mo makuha. So, yun, basically, na-share ko naman sa inyo kung ano nga ba yung mga gamit na nagagamit ko for content creation. Kailangan din natin malaman kung bakit ba tayo magiging content creator. Very important yun. Know your whys. Kung bakit magagawin ang isang bagay na gagawin mo. Second naman is, buy equipment that you can afford. Unang-una sinabi ko, di ba? Kahit phone lang ang meron ka, okay na yan. Pero if you really want to pursue this, and nakapag-produce ka naman with the things na meron ka na, okay yan. Pero if gusto mo siyang gawing investment, dahan-dahan pwede ka mag-upgrade ng mga bagay na ito. Kasi ito, hindi ko naman nakuha lahat ng to sabay-sabay eh. Parang in a span of 3 years saka ako nakuha itong mga to. Kasi dinadahan-dahan ko silang bilhin, depende sa kailangan ko. Also, nakalimutan ko pala sabihin, important din talaga ang lighting. Naalala ko kasi before, hinahabol ko yung araw. 6 a.m., 7 a.m, pag nakatapat na sa bintana ko yung araw, game, shoot na tayo, pwede na to. Pero pag kunwari bumagyo, may ulan, talagang nasa stress ako. Pero kung kaya mo mag-invest pa ng konti, softbox, okay yung mga yan. You can buy some for 400 pesos. Bumbilya, okay ka na dun. Depende kung anong gamit mo rin, okay na okay yun. And ano pa ba? Editing. You can edit sa phone. Meron mga apps such as CapCut, yung mga friends ko, yung mga YouTube nila. Ang tataas ng views, pero magugulat ka. Sa cellphone na talaga sila nag-edit. If you want to do it naman sa laptop, you have some applications tulad ng Filmora. Friends ko ginagamit yan kasi mas ano daw, mas simple. If you want a more complicated editing naman na talagang tsatsagain mo, Premiere Pro, pwede rin yan sa'yo. Last na lang siguro, no, is make sure na mag-enjoy tayo sa pagka-content. I'll make this clear, dapat nag-i-enjoy kayo. Don't do this for the fame, don't do this for the money. Make sure natin na masaya tayong nagsishare, masaya tayong naggagawa ng mga storytelling, nag-i-enjoy tayo sa lighting, hindi yung pakiramdam natin parang trabaho to. It shouldn't feel like work, it should feel like you're just sharing your life and you're having fun. And that's it guys, maraming salamat. Sana naman may natutunan kayo ng konti sa mga pinagsishare ko dito. And sana mag-comment din kayo kung ano nga ba ang gusto nyong content na ma-produce. Gusto nyo ba mag-makeup, mag-tech as well. Comment nyo yan, pag-usapan natin sa baba. And of course, make sure to subscribe. Baka naman, subscribe na kayo. Goal natin is ang ating silver play button, 100k. Baka naman. So, yun. Thank you so much again. Make sure to like, comment, and subscribe. Bye guys!